afternoon, Philippines. Hello, world. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Super Sam. Ito po si June Lalin para sa Anything Goes. Dito lang sa Abate Teletabloid. Bravo. Food. At chikahan. All in one. Sa Anything Goes with June Lalin. Aba, excited po ako sa araw na to. Dahil kung nung Lunes, nakasama natin si The Iron Heart, Richard Gutierrez. Aba, eto, wala siyang kaalam-alam na i-ambush interview ko siya. Favorite po siya na lahat. Ang dami nagmamahal. Kala niya dati, pag nagkasakit siya, iiwanan na siya ng mga tao. Pero na-realize siya na ang dami niya yatang magandang ginawa dahil mas lalong dumami ang nagmamahal sa kanya, di ba? Hindi siya basta kina-cancel, although may nag-cancel, pero wala siyang pake. Yan, tumawa na siya. Let's all welcome Tita Lolit Soli. Hi, Tita! Ako lahat ng waiter na sa'yo nakatingin, ha? Dami mong fans, ha? Ano sila na excited? Sa alin ka yung pagkain ko? Nag-isip sila kung isi-serve ba nila yung pagkain ko o mag-inter. Pero Tita Lolit, syempre, ikaw lagi pinakamaaga sa mga press con. Oo, mga press interview. Pero yun nga, bago kita kumustahin, bakit lagi kang maaga? Kasi na-stress ako bilang may hawak ng press interview na to, na una ka pa sa akin. Advance nga ako ng 1 hour, ha? Pero mas maaga ka. Di ba yung pagmalayo bahay mo? Mula nang doon ako nakatira sa Fairview, lagi bang parang traffic, chuchu. Pagdating mo sa press con, parang kalahati na yung press con bago ka makarating. So pag mula noon, nanagana. Na sobra namang alawa. Sobra naman ako sa aga. Pero at least yun, may parang respeto mo yun sa nag-imbita, di ba? Oo, pero respeto pa kaya pag sobrang aga. Hindi, pero Tita Lolit, how are you? Siyempre, you're looking good as always, di ba? Pumayat ka nga, pero still, iba yung payat mo naman, hindi yung tuyo at andating, di ba? Hindi, nagpapasalaman ako talaga na parang alagang-alaga naman ako ng mga doktor ko. Tsaka, yun nga, yung... Siyempre, natakot din ako na medyo nalagaan ko din sarili ko. O, tsaka hindi, pero tanggap ko na rin na 76 na ako sa May. Siyempre, matanda na rin ako. Imposible na hindi pa ako magkasakit, no? O, kaya yun. So, twice a week ang dialysis pa rin? Tuesday and Friday nagda-dialysis ako. Pero totoo ba na nagre-request ka daw sa Purdue? Sa hospital, sa FEU, sa Purview na gawing thrice a week sa daming sponsors. Hindi, no? Ayoko ang June. Pag sa'yo nangyari, 4 oras ka doon sa dialysis. Ang sakit sa pwet, ha? Kaloka, oo. Tsaka ang sakit sa likod, eh. Oo nga, tsaka gaya ng dalawa doon sa mga nakasabayan ko. Yung bang namatay baby. Kaya na-upset nga ako, eh. Na kumisan pumapasok sa isip ko. Dialysis ka, mamamatay ka rin pala. Parang gano'n, di ba? Hindi, pero at least umahaba. May kakilala ako, 30, katulad mo, may mga nag-o-offer po kay Tita Lolita ng kidney transplant. May gustong mag-donate ng kidney nila, plus gagastusan nila ang dami, even sa bong, di ba? O, ang daming may gustong gumastos sa kanya, mga alaga niya. Pero ikaw, ayaw mo. Pero may kakilala nga ako, 30 years na raw nagda-dialysis siya. Buhay pa siya, okay pa siya. Okay naman, kaya nga, pampaprolong daw ng life yung dialysis. Papasalamat nga ako, meron na tayong ganung science, di ba? Pero yun nga lang, yun bang, kahit na pala, pag kukunin ka daw talaga siguro ni God, kukunin ka. So parang inanda ko na rin sarili ko na total, nag-enjoy na ako sa 76 years ko sa mundo. Okay na rin, di ba? Parang natikman ko na rin lahat na ano, kaya tanggap ko na rin. Pero yun nga, parang nagiging tourist spot na ang FEU Hospital Purview pag Tuesdays and Fridays. Sa dami ng dumadalaw sa'yo. Hindi talaga. Di ba ayoko magpadalaw? Talagang honestly, ayoko. Dahil siyempre yung mga iba namang pasyente, gusto rin nila ng privacy, di ba? Oo, baka naman pagka na nagugulo-gulo sila doon. Kaya lang, natatouch naman ako doon sa mga dumadalaw tsaka nakakaalala. Talagang touching sa heart mo na bibigyan ka ng ganung oras, di ba, na meron kang spot na ganun para puntahan nila. Di ba, parang ang laking bagay din yung abala din sa kanila, pero ginagawa nila. Kaya touch na touch naman ako, nagpapasalamat ako, forever grateful talaga.
ako Tita Lolit kasi for the longest time, lagi ko iniisip, oh, kasi sinasabi naman talaga to na showbiz is ungrateful. Pag wala ka ng pakinabang, pag ganyan, pag may sakit ka na, ilan lang yung talaga magpapakita, magtutulong. Pero ikaw, mas lalong dumami, nagugulat ka. Hindi, siguro nga June, pay forward din. Kasi kahit na, hindi, aminado ako marami din akong kapalpakan. Marami din akong mga araw na kung walang kawawa ang inaaway ko yung mga tao. Pero siguro may... Hindi ko makalimutan, may sinampal kang alaga mo si M. Pero siguro, nagpakita rin ako ng love sa kanila na ngayon, binabayaran nila, di ba? Pero talagang, ang laki-laki ng utang na love ko sa kanila. Dahil yung feeling na parang ang dami nagmamahal sa'yo, parang nakakalakas din yun ang katawan mo, di ba? O talagang ano. Tapos pag sinasabing reyna ka ng harbatera queen, reyna ka ng harba, pero ang hindi nila alam, hindi lang yung sarili mo, kundi lahat, even maganda nga kahit sa restaurant, upigyan mo pati waiters, driver ng mga ibang mga press, di ba? Yun ang hindi alam ng tao, kala sarili mo lahat. Pero ang dami mong ginagawa, even I heard even yung mga nakasama mo sa Star Talks, ang tagal nang walang Star Talk, pero you still treat them. Sa April, may papapuntahin ka rin sa Tokyo, Japan. Hindi, ano yan, di ba, pay forward lang. Kasi, pag halimbawa, gaya mo rin, June, di ba ikaw? Pagka mabait sa'yo tao, mabait ka rin, di ba? Kaya, at saka yung ayaw mo noon na ikaw lang nakakatikim ng gano'n, di ba? Gaya nung pagka, halimbawa, gaya pag nagbiyahe tayo, gusto rin naman natin matikman ng iba yung biyahe. So, kung may magagawa tayong paraan, bakit hindi natin gawin? Di ba, ang sarap-sarap nung nakikishare ka, nakakapag-share ka nung blessing mo. Ang sarap nun eh, oo. Siyempre, oo nga, di ba, lalo na pag nag-start ka sa mababa, na hindi ka agad, tapos sinuwerte ka, di ba, you really share your blessings. So, hindi talagang kaano, kaya pay forward lang. Kung ano ginawa sa'yo, gawin mo din. Oo, pag mabait sa'yo, maging mabait ka rin. Pagka, kaya lang, pagka salbahe naman, salbahe ka rin. Di ba? Pero mas maganda yata, feel good lang tayo, huwag mo nang banggitin yung salbahe sa'yo. Kasi di ba, para at least, when I started in showbiz in 1987, isa ka na sa naging mabait sa akin. And wala sa'yo yung veteran or baguhan. When you see the, they're really serious. Ayaw mo muna siya. Tapusin muna natin interview na. Pero when you see na promising naman na ginagawa nila yung trabaho, you really help. Ikaw yung lapitan kahit ng mga baguhan. Hindi, kasi sa akin walang ranking. Pagka pumasok tayo, lahat tayo writer, but may ranking pang, yan, mas paano siya, mas matalino siya sa akin, yan, mas maganda din ang galingan niyang, school, yan. Wala nang ganun, lahat tayo, pantay-pantay na pagpasok natin. Pero ikaw, never ka nakaramdam ng insecurity. Yung totoo, kahit nung bago. Yung makikisay ko sakali, yung bang akin, pag nandito tayo sa isang lugar na to, pantay-pantay tayo. Wala sa akin yung, ma-intimidate ako sa kanya kasi mas mayaman siya. O ma-intimidate ako sa kanya kasi mas maganda siya. Hindi, no? Parang pili ko, maganda rin ako. Bongga. Pero there was a time dati kasi, yung nga, hindi pa uso yung harbat. Ikaw nang haharbat ka na. Parang inislab-islab ka ng mga ibang press. Tan nilalayuan ka, dahil harbatera ka. Ano na pipil mo noon? Hindi, ito, no? In fairness kay Ethel. Si Ethel Ramos yun eh. Nung una ako, talagang nasa-shock siya. Talagang, siguro talaga naloka-loka siya na, ano ba itong bagong reporter na ito? Nangaharbat? Nangihingi ako talagang. Pag sa press con, akin na lang ito ha, yung tuwi ko ha. Talagang babalutin ko, talagang wala akong katakot-takot. Siyempre nga, siguro, hindi naman kalakaran yun nung panahon na yun na may magbabaloto. O, Doc Perez, pwede. Wala pa yung kanta ni Sharon eh. Yung Doc Perez, pwede yung ano, pwede yung pamasahe, i-refund. Kasi, oh, di ba, talaga kaya dilin-dili sa akin ng si Ethel Ramos. Pero nang naano siguro, naisip nila siguro, fair lang yun, dahil bakit? Kanila ba yung pagkain? Doon lang naman yun sa producer. Sa Quezon masayang, di uwi ko na. Natanggap naman nila. Pero hindi ako nakapil ng inferiority nun. Kasi talagang honestly, nanginayon ko doon sa pagkain na maano lang. Natapon na. Oo eh. Biro mo, first time makakain yun ng nanay ko, diba? Makakatikim ng gano'n. Hindi, uwi ko na sa bahay, gano'n. Hanggang ngayon, kalakaran na. Papakatotoo ka lang. Ngayon, kalakaran na medyo bigyan ka ng konti pamasahe dahil malayo, lalo na ngayon, malam gasolina, no? Pati grabe. Yeah. Pero
Tito Lolin, yan nga, napakabait mo sa kapwa mo, reporters, kasi naranasan mo yan, di ba? Ako, nakikita ko sa'yo, kaya I'm also nice, di ba? If I can afford greet them, di ba? Share, basta share. Ang sarap ng sa pakiramdam kasi, di ba? Na sinishare me bless. Hindi yung ikaw lang nakakaranas. Gusto mo ba pag nagkakantuhan kayo na, ay, napunta ko itong lugar na to, parang sila naka, hindi man lang alam yon, di ba? Di, ang sarap-sarap na lahat kayo, nagkakantuhan na lahat kayo nakapunta to sa lugar na yon. At yan ang hindi alam ng karamihan about you. Hindi nila alam, kahit yung nakatrabaho mo 20 plus years ago pa, yung mga taga-startups, yung mga ibang staff, you still remember them, you still care for them. Yun ang maganda. Hindi, ang ano naman, di ba, importante daw, June, sa buhay na to. Basta may isa lang naniniwala sa'yo, okay na yun. Basta meron lang isang nagmamahal sa'yo, okay na yun. Hindi mo kailangang mahalin ka na lahat eh. Kung mga fake naman yung pagmamahal na yun. Basta mabuti lang, isa lang nagmamahal sa'yo, pero totoo. Yun lang. Pero ang maganda, ang dami nagmamahal sa'yo. Ba, kaya ang ginagawa ko ng fundraising ang pagkakasakit ko. Hindi, sandali muna. Eto, if there's one thing na, kasi lagi sinasabi, what's your unforgettable experience in showbiz? Ano ba talaga yung unforgettable experience? Yung iska. Yun naman. Pero yun talaga. Wala ka naninihim pang iba, ha? Yun nga sa akin. Alam mo yung iska, kung wala lang politics to, wala yun eh. Ginabukasan, sabi nga mga taga-showbiz, o yan, lolit niya, targang pilya. Yun lang yun. Alam ko na sa showbiz tanggap ako kahit anong gawin ko. Kaya lang pumasok ang politics, ginamit ng iba para sa political ano nila, ambition, chuchu-chuchu para maging bida-bida. Pero yun lang. Yun lang talagang ano, talagang ano sa akin. Pero at least, let's move on from that. Pero yun nga, Tita Lolin, ano masasabi mo? Kasi, alam mo, pag may issue sa showbiz, anything na ano, laging tinatanong ang opinion mo. Yung iba, inisap-isap ka na parang feeling na. Pero, ang press, ang ano, talagang ikaw. Ikaw yung tatanungin. Kaya nga, no, sawsawera ako ng taon, no. Lahat ng issues na sawsawang ko, nagagalit na nga si Gordy sa akin. Ano naman? Ikaw na naman ang magaan. Ewan ko ba bakit? Pero eto, sige, bago tayo magtapos, meron na ba na nalumbat sa'yo na nabigyan ka? Siguro ko walang magta-try magano kasi sasagot ako. Pinaka-isa sa pangit na, ano, pangit na ugali, iniisip kong pangit sa isang tao. Yung nanunumbat. Pag binigay mo na, wala na yun. Hindi mo na kailangan isumbat. Wala na. Tsaka ito, tandaan mo, June. Hindi mo bibigyan ng isang tao nang wala rin nagawa sa yun. Kaya mo binigyan yun, o in-offer mong gawa na yun to. Kasi may nagawa yun para sa'yo. Kaya ngayon, kabayaran lang yung ginawa mo. Bakit mo kailangan isumbat? Yun ang pinakapangit na bukinaan. Maugali, alam ko sa isang tao. Ito, last na. Kasi alam kong gusto mo lang, kanina kaya, ka pa umaano no, ng ano mo, pati sa ako, no? Ito last na. Kasi syempre, ang dami na rin nawala. Sinasabi na rin yung iba, gusto ko maalala ako as ganito, ganyan pag wala na ako sa showbiz. Ikaw, Tita Lolin, ano yung gusto mo maging tanda, maalala na napag-usapan yung gano'n, papasok agad sa isip nila, Lolin Solis? Basta ako, pag maalala mo lang ako na naka-smile ka, maligaya na ako. Yun lang. Di ba yun? Naalala mo Rolling Stones, tapos medyo napangiti ka. Ano na yun? Gusto ko na yun. Di ba? Yeah. Ang bongga ng interview to, very totoo, very... Ako, ayaw ni Photo Bomber. Ni Rose. Nagsashow ko, Rose. Oo. Yeah. Gusto pong agawin ni Rose Garcia ang show ko dito sa Abante. Yan. Yeah. Oo. Pero, Tita Lolit, syempre, maraming salamat. Oo. Syempre, twice a week ka, Tuesdays and Fridays, nagpapadialysis. So, ang ganda ng blouse mo, Rose. Pero, kahit ang dami na po nagbibigay kay Tita Lolit, syempre, tumatanggap ka pa rin. Oo, oh, ano? Diyos ko, hindi pwedeng wala, hindi ako tatanggap, no? Kaya ihanda mo na yung bayad mo, no? Yaan! Maraming salamat! The Lolit Solis! Yaan! Siyempre mga kaibigan, maraming salamat sa panonood nyo po ng Anything Goes dito lang po sa Abante Teleradio na siyempre ha, gusto pong agawin sana ni Rose Garcia. Pumasok siya sa gitna ng interview ko, nakakaloka. Pero siyempre, maraming salamat sa lahat na nanood po.
dito lang sa Anything Goes. Ito po si June Lalin. Thank you very much and bye for now. Bravo. Food. At chikahan. All in one. Sa Anything Goes with June Lalin. Tagapaghatid ng makabagong mentalidad. Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad. Tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan. Handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama agahan hanggang hapunan. Pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa pagbabalita kilala. Showbiz, chismis, palakasan at iba pa. Pagda sa Pinas ka, ito ang dyaryong pinaka. Sobrang ganda, mahihiya kang ibalot sa tinapa. Ilang taong inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid, pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, nagbabagang balita. Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita. Nagmahal ang mantika. 12 bahay tinupok ng naiwan ang kandila. Umawat sa away, inundayan ang saksak. 16 na sasakyan, inararo ng truck. Plaridel, Bulacan, eroplano bagsak. At iba pang mga balitang siguradong pang shock. Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall. Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all. LeBron James nasa Lakers na. Wala pa rin pakay sa mga haters niya. Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magdolia. Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya. Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet Padela, pinaliya bang Araneta? Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, ng payong ng isang fan. Bakit nahiyas ni Yam? Viral sa Instagram. Kinshu at Sian. True love ang turingan. Abra, best actor sa Gawad Urian. Abate, I'm Curtis. Buntis na nga ba? Mariel Sumuko kay Inday Sara. Dennis Trillo, pabor sa marijuana. Nadia Montenegro, patok ang afritada. Abate, Derek Ramsey, lilipat sa kapuso. Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso. Abate, Alden, magpapatubo ng bigote. Gaganap na bagong enteng kabisote. Abate, 18 manok, kinain ang Sigby. Umaatake sa ilalim ng between. Abate, kapre na mataan sa may 100 at iba't ibang pwedong kapabalaghan. Di magandang balita sa FBI clearance, konti na lang ang pila. Di magandang balita ang ating mga isla, sinuli na ng China. Di magandang balita sa wakas, meron na kapayapaan sa basilan. Di magandang balita, piso at kulyar halos pantay na ang palitan. Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate, nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista? Abate.